cetera. Okay, very good. Thank you very much, Inwi. Ganito ngayon. Sa madaling salita, pag sinabi nating aberration, ang pinag-uusapan kasi natin, as much as possible, we want to have an optical system na klarong-klaro ang nakikita natin. Pag sinabi nating optical system, it can be a very simple, isang lens lang siya, or pwede rin naman, isang mirror. Okay. In particular, a curved mirror, pwede rin, optical system, yan. So, a very complex optical system can be comprising of a series of lenses. Two or more lenses, yan, yung mga medyo complex mirror, complex optical system na yan. Pero ang pinaka-simplest na optical system is yung lens or a curved mirror. Now, pag sinabi raw nating aberration from the term itself, okay, merong naliligaw, merong ilaw na hindi alam kung saan sila pupunta. Latin, aberare. Aberare meaning to wonder. Ibig sabihin ng to wonder, parang namamasyal ka nang hindi mo alam kung saan ka talaga pupunta. Okay, to wonder. Pero dito, pag sinabi mong lens aberration, merong mga ilaw na hindi nila alam kung saan sila dapat napunta. Merong mga rays of light na hindi nila alam kung saan ba sila patutungo. So, naliligaw sila. Pag sinabi mong merong lens aberration, in simple words, merong mga naliligaw na ilaw, ano nangyayari? Nagkakaroon ng hindi magandang image. Nagkakaroon ng tayo ng degradation of the image quality. Diyan na yung sasabi natin na medyo malabo or parang hindi exact yung image niya or parang nabago yung shape niya. Yun na yung nangyayari doon sa isang optical system. Okay? Diretso ngayon tayo sa susunod. Okay. Can I request, please, Darrell, pwede po bang pakibasa mo lang po yung objectives? Tumali, Darrell. After finishing this module, the learner will be able to identify the different lens aberrations, differentiate between monochromatic versus chromatic aberrations, find the solution or remedy to reduce lens aberration. Okay. So, yun. Dito, ang pag-uusapan lang natin is yung ano ba yung different types ng lens aberrations, tapos paano ba siya masusolusyonan. Now, meron kayong mga ano rito, meron kayong mga lecture dito, ayan, mga monochromatic aberration. Okay. Itong mga to. Okay. Pero, i-leave ko muna itong mga to. Okay. Ang gawin natin is let's try to go on to the PowerPoint na inanda natin. Okay, ophthalmic lens aberrations. Okay, ito na tayo. Now there are two main types of aberrations. One is yung monochromatic and the other one is chromatic aberration. Pag sinabi nating monochromatic from the term itself. Mono would mean isa. Chromatic would mean color, meaning this is an aberration consisting of one light color. Red kung red, blue kung blue, okay? Isang color lang ang pinag-uusapan natin dito. In other words, wala tayong pag-uusapan na dispersion. Walang pa pang mga ganun. Ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung definite lang talaga na iisang kulay pa lamang. Monochromatic aberration. Now, ang nakapag-discover nito is isang scientist or mathematician na ang pangalan is Ludwig von Seidel. Si Seidel, nalaman niya na, ay, meron palang impurity sa isang optical system. Hindi pala lahat ng optical system merong nasa top performance. So ano nangyayari? Ang nangyayari is, na-discover niya na meron palang mga
aberration ang mga lente. The first aberration or the first chromatic aberration na describe ni Ludwig von Seidel is yung spherical aberration. Pangalawa na dun yung coma, oblique astigmatism, curvature field, and distortion. So isa-isayin ngayon natin itong mga yan. Now, ito yung spherical aberration. Now, di ba sabi natin, ganito ngayon. Pag tinignan mo itong isang optical system na to, makikita mo siya na, ito palang mga optical system na to, meron siyang comprising na mga central rays of light. Meron mga ilaw na nasa gitna. And, kung titignan mo, itong mga ilaw na yan, where did they fall? Dito siya, sa may F natin. And what is the F? F is the focal point or the position of the focal point. Now, meaning, itong mga central rays of light na yan, kung dyan siya nagfall sa may focal point, in other words, alam nila or kabisado ng mga central rays of light where to go. Hindi sila naliligaw. However, meron naman tayo mga peripheral rays of light. Okay? And ano nangyari sa peripheral rays of light? Dito naman sila nagfall ahead of the principal focus. Nauna silang mag-meet, nauna silang magkita. Anong nangyari ngayon? Ang nangyari ngayon ay nagkaroon itong optical system na to, 'di ba sabi natin, ang isang optical system pwedeng single lens lang or pwedeng complex. Pero dito pinag-uusapan lang natin ay a very simple optical system. It's just a simple lens. Okay? Now, anong nangyari ngayon? Ang peripheral rays of light ko focus sooner than the central rays of light. Ito ang focus ng central. Dito naman, nandiyan naman yung focus ng peripheral rays of light. Now, what did happen? Ang nangyari lamang is marami akong focus na nangyari or marami akong foci na na-create. Ang tanong, ilang foci ang na-create? Did we created 1, 2, or how many? Marami. Kasi itong mga to, yung peripheral rays of light natin, hindi lang naman talaga yan yung focus eh. Meron pang na-form dito, meron pang na-form dito, meron pang na-form dito, and so on and so forth. In between pa niyan, meron pang kanya-kanyang mga foci yan. The thing is, since maraming focus or maraming foci ang na-create, hindi sharp yung image na nakikita. And that is what we call as aberration. Again, pag sinabi nating aberration, abera o abere, hindi alam ng ibang light rays kung saan sila pupunta. They wonder, naliligaw sila. Sino ang naligaw dito? In this case, ang naligaw mo dito ay yung mga peripheral rays of light. Pero yung mga central rays of light mo, alam nila kung saan sila dapat pumunta. Hindi sila naliligaw. Ngayon, ganito. Ano ba ibig sabihin ng spherical aberration? From the picture itself, pag dinefine natin, pag sinabi natin spherical aberration daw is, ano daw yung parang pinaka-description niya? Is when the peripheral rays of light focus sooner than the central. Hindi pa dapat dyan magfo-focus ang mga ilaw. Dapat dito sila dapat. Yan ang correct na position ng focus niya. Kaso hindi siya nag-position dyan. Hindi sila nag-focus dyan. Saan siya nag-focus? Mas maaga. Dapat dito ka palang sa may central. Nag-focus siya sooner. So, pag sinabi nating spherical aberration, ano yun? Peripheral rays of light focus sooner than the central rays of light. Parang ito ata yung ibig sabihin dyan. Meron dyan, ito, yan o. Rays of light refracted in the periphery of a lens come to a different focal point than the central. So, iba daw yung focus ng peripheral rays of light. Specifically, saan siya napunta? They focus sooner. Mas maaga ang focusing niya.
kesa doon sa may central rays of light, producing spherical aberration. So, nagpo-produce siya na ngayon ng spherical aberration. Now, kung papansinin natin ganito, paano mo ngayon i-correct itong spherical aberration? The only way or the way you can correct spherical aberration is this way. 'Di ba? Kapag meron kang sabi mo naliligaw. Okay, naliligaw sila. Sino ba yung naliligaw? Sino ba yung nawawala? Ang nawawala mo rito yung peripheral rays of light. Now, teka, di ko lang alam kung makakita ako ng ano dito. Ng... Now, tignan nyo itong telescope na to. Okay? Now, if we're going to look at this telescope, doon sa... Pwede ko bang sulat? Ay, hindi ko lang masusulatan. Okay. Ay, mali. Ayaw gumana. Dali lang ha. Ayaw na naman. Now, kung papansin niyo, ito na lang, hindi ko na lang iano. Pero kung mapapansin niyo itong telescope na to, what happens is, hindi siya dire-diretso. Kung mapapansin niyo yan, na unti-unti siya from the outer part, okay, from the outer part of the telescope, paliit siya ng paliit. Hindi siya, ano, hindi siya diretsyong-diretso. Anong nangyayari sa kanya? From the outer part, malaki yung aperture niya. From pumasok ng konti, liliit na naman yung aperture niya. Papasok pa ng konti, paliit na ng paliit yung aperture niya. Ganun na yung nangyayari sa kanya. Now, bakit kaya ganun? Hindi ko alam kung kaya ko ituro dito. Ah, ayun. Ito. Ito yung outer. Ito yung papaloob, maliit na naman. Ito na yung pinakaloob, maliit. Tapos sa mga eyepiece niya, liliit at liliit pa rin siya. Okay? Now, bakit kaya ganun? Bakit paliit siya ng paliit? Now, it's because of yung spherical aberration. Bakit? Ang ginagawa kasi dyan sa may telescope is yung aperture niya, malaki na malaki, paliliitan niya. Why? Kasi gusto niyang ilimit lang or gusto niyang tanggalin yung peripheral rays of light. Unti-unti yan, sinasala niya yung mga ilaw. So what would happen? Parang ganito ang ginagawa dyan. Dito, ang ginagawa niya dyan is tinatanggal niya yung peripheral rays of light. Binablock niya yung peripheral rays of light. Now, kung wala na akong peripheral rays of light, wala na rin akong peripheral focus, mawawala yung mga yan. Mawala ako ng peripheral focus. And, ano mga maiiwan? I will only have the central rays of light. This way, wala na akong spherical aberration. So, paano mo tinanggal or paano mo nireduce yung spherical aberration? By getting rid of the peripheral rays of light.
Pero technically, you don't really say you get rid of the peripheral rays of light. Ano talaga ang ginawa mo rito? Ang ginawa natin dito, we narrow down the aperture. Niliitan mo yung aperture. Kapag niliitan mo yung aperture, you limit the passage of the peripheral rays of light. Okay? Next, ganito din. Pwede rin naman, kasi pwede rin naman pag yung peripheral rays of light mo, kunyari, diba? Bakit daw ba nagkakaroon tayo ng spherical aberration? Ito, yan. The power of a lens effectively increases away from its optical center. Tumataas daw yung power, tumataas daw yung bending or refracting power ng lente kapag tayo ay napupunta na sa may gilid. Now, what happens? Kasi diba, if I'm going to place a flat surface here, okay, or a plane surface here, yan, ganyan, plane surface dyan, anong nangyayari? Dito sa may gitna, then as I go towards sa may periphery, what happens? Ang nangyayari ay pa-curve ng pa-curve yung surface. Ganon din naman sa baba, pa-curve ng pa-curve yung surface. Ibig sabihin, kung mas curve yung surface sa may gilid, mas mataas ang refracting power ng nasa gilid. Kung mas curve siya doon, ibig sabihin nun, mas kaya niyang mag-bend. Dito, mas naka-bend ang ilaw kesa sa mga nasa gitna. Okay? Now, bakit ko sinasabi yun? Kasi knowing that, alam mo rin ngayon kung paano mo i-reduce yung occurrence ng spherical aberration. Paano mo i-reduce? Pwede mo palang gawin ganito. Why not, imbis na sobrang curve ng lente sa may gilid, why not make it parang suabe lang ba? Hindi siya sobrang ganyan, yan, parang ganyan lang. Hindi siya sobrang curve sa may gilid. Pag ganyan na siya, ibig sabihin nito, ano na mangyayari? Hindi na siya gaanong curve sa may gilid, and you will now be directing the peripheral rays of light onto the principal focus. So, dun muna siya talaga mapupunta. So, mawawala na din yung sinasabi mong spherical aberration. So, in general, dalawa yung ways mo para mo ma-counteract yung spherical aberration. One is, you narrow down the periphery. Liliitan mo unti-unti yung periphery. Pangalawa is, you flatten the periphery. By the way, pag sinabi mong flattened yung periphery, yan, parang ganyan, ang tawag nila dyan, aspheric lens. Aspheric lens. Pag sinabi natin aspheric lens, it is a lens that gradually flattens towards the periphery. Medyo nagiging swabe na, medyo nagiging tapered na yung pagbe-bend nung surface. So, ang tawag natin dyan, aspheric lens. Okay? So, ulitin ko, spherical aberration, peripheral light rays focus sooner than the central. Tapos, ano pa? Pwede rin naman mo sabihin na sa spherical aberration, bakit nagkakaroon ng ganun? Kasi there is an increase in curvature towards the periphery. Paano mo masusolusyonan yung spherical aberration? One, unti-unti, okay? Bawasan mo yung aperture o liitan mo lang yung aperture. Pangalawa, i-taper mo yung surface ng lens mo sa gilid. Or in other words, you're giving an aspheric lens. Okay? So yun yung spherical aberration. By the way, I forgot to mention na ang spherical, ang aberration natin, may dalawang klase. Meron tayong, sabi ko nga kanina, diba, monochromatic at saka chromatic aberration. Pag sinabi natin monochromatic, speaking of, normally, kaya tayo nagkakaroon ng monochromatic aberration, it's because of the lens feature. Yung itsura ng lens. Okay? Kung ano siya, kung masyado ba siyang curve, masyado ba siyang mataas yung curvature niya sa gilid,
mataas ba yung kanyang magnification, ganun. Lens features normally yung pinag-uusapan natin. Kaya dito, na-correct natin yung spherical aberration by changing the form of the lens. Okay? Mamaya, I'll go back to that later on pa. Okay? Next, pagdating naman sa susunod is, ito naman, ay, ito pala, merong wave. Okay. Yun lang, hindi makita. Let me check kung meron sa... Okay. Wala yung video. Okay, skipan na lang natin yung video. Okay, next, comma naman. Comma is a relative. Pinsan yan ng spherical aberration. Bakit mo sinabi na pinsan? Kasi ang comma daw, technically is spherical aberration din yan. Ano nangyari? Ang nangyari, ganito. Dapat, dito sa may comma, dapat naririto pa lang yung focus. Ito, dito. Okay. Nandiyan dapat yung focus natin. Now, anong nangyari? Ang nangyari naman dito ay, again, naunang mag-focus. Okay, dapat later pa eh. In relation to the principal axis, in relation naman to sa may principal axis, dapat dito pa lang, malayo pa, bago dapat mag-focus. Okay? Ang peripheral, ang rays of light. Tama, again, tama ang position ng central. Napunta siya sa tamang position ng focus. Pero pag pinag-usapan natin yung peripheral, yan, nauna na naman siya. Nauna na naman siya mag-focus. Okay? So dapat malayo pa siya with reference to the principal axis. Dapat dito pa lang mag-focus sa may banda rito pa lang. Yan, diyan pa lang. Okay, diyan pa lang sila dapat magfo-focus. Pero ano nangyari? Ito pa lang dapat ang focus. Pero dito siya nag-focus. Okay? Mas nauna na siyang mag-focus. Okay? Pareho din sa may spherical. Naunang mag-focus ang peripheral rays of light kaysa sa may central rays of light. Bakit? Again, it's because of the increase in curvature towards the periphery. Masyadong nagko-curve yung peripheral part ng lens, kaya mas mataas yung refracting power doon sa may gilid. Okay? Now, bakit tinawag na comma? Kasi ang nangyari dito is, if we're going to take a look at the image, it will be something like this. Ito, sharp na sharp, dyan, sa part na yan, sharp na sharp. Okay. Hindi, arrow lang naman yan. Eh. Galing ko na lang. Yan. Diyan sa area na yan, sharp na sharp, period, kumbaga. Okay. Pero pagdating naman dito, ano nangyari? Yung sa area na yan, anong nangyari naman? Malaking bilog na siya. Parang ganon. Blur circles kung tawagin. Kaya ngayon, pag nakita mo ngayon, tinitigan mo siya, para siyang comet. Comet-like. Kaya, pinangalan siya na comma. Kasi ang itsura niya, parang comet. Okay? Para siyang comet. Okay? Pansin niyo, the power of a lens, again, ito rin naman yung statement kanina eh. The power of a lens effectively increases away from its optical center. Yan din yung statement doon sa may spherical aberration. Pareho din naman. Hindi naman na bago yun. In other words, sabi ko nga, parehas lang ang comma at saka ang spherical aberration. Magpinsan yan. Yun nga lang, ang comma ay pinangalanan nila na ano? Ang tawag nila dyan ay off-axis spherical aberration. Ang comma daw ay off-axis spherical aberration. Ibig sabihin, ay, spherical aberration din daw ang comma. Yun nga lang, off-axis. Bakit mo sinabi na off-axis? Kasi this time, you're not speaking of the location of the principal focus or the foci itself along the may principal axis. Hindi mo na dyan hinahanap. Hinahanap mo na ngayon yung mga principal o yung mga focus, foci, okay,
Okay, perpendicular naman na siya o wala na siya sa may principal axis mo. Okay, kaya mo sinasabi off axis. So nangyayari yung comma kapag yung approach ng ilaw ay oblique. Okay, hindi ka magkakaroon ng comma kapag ganito yung approach ng ilaw mo. I mean, parallel with the principal axis. Magkakaroon ka ng comma kapag ang approach ng ilaw mo ay oblique with the principal axis. Okay? Now, kung parehas ang comma kung parehas ang comma with spherical aberration, pareho rin ang solusyon. The way for you to minimize or to correct comma, eh, kung paano ka nagko-correct ng spherical aberration, parehong-pareho pa din. Okay? Now, meron na ako naalala. Isabihin ko na lang din. Ang comma at saka ang spherical aberration is the most common type of aberration or monochromatic aberrations appearing on lenses. So sa mga lenses natin, sila talaga yung pinaka-common na type, yung comma at saka spherical aberration. Now, bakit ganito ngayon? Bakit ngayon natin, hindi, sorry. Kapag in-interview mo lang, kung ma-interview mo lang, ang mga lente, sabi nila sa'yo, pinaka-problema talaga namin, comma at saka spherical aberration. Okay? Now, tanungin mo yung mga lens sa mata. Okay? O yung mata, tanungin mo ang lente. O tanungin mo ang mata. Interviewin mo ang human eye. Pag tinanong mo ang human eye, problema mo ba yung comma at saka spherical aberration? Sabihin niya, hindi. Bakit? Kasi sa mata natin, now if we're going to look at our eye, let's say, hali lang ha, medyo, yan. If you're going to look at the human eye, we have the maniwala kayo sa hindi, cornea yan. Okay. Now, ang cornea natin is what? Ang cornea natin is yung sinasabi natin, hindi yan perfect sphere. Our cornea daw is somewhat aspheric. So, ang cornea daw natin, aspheric. Anong nangyayari sa cornea? Spherical lang daw ang cornea at the center. Pero at the periphery, ano nangyayari sa cornea? Nagte-taper down siya. So, aspheric ang cornea natin. Next, hindi problema ng human eye ang spherical aberration and comma. Why? Kasi one, the cornea being aspheric. Pangalawa, meron tayo nito. Meron tayong iris. Okay, and this one will be the pupil. Okay, di ba nagko-contract at saka nag-e-expand yung pupil? No, ano nangyayari dito? The iris will limit the passage of light. So, itong mga maliligaw, kung ano man yung maliligaw na ilaw, eh hindi makakadaan kasi nililimit lamang ng ating iris. Okay, so hindi problema ng mata ang spherical aberration and comma. Why? Kasi we have the defense mechanisms. One, the cornea being aspheric. Pangalawa, the limiting action of the pupil. Or the iris, pwede mo na sabihin. Limiting action of the iris. Kasi lumiliit yung ating pupil dahil sa ating iris. Okay? So, yun lang yun. Okay, so let's continue. So, I don't think kumagana kasi nilipat ko lang pala ito ng diretsyo. Pangatlo na tayo sa monochromatic aberration. And this one will be oblique astigmatism. Okay? Oblique astigmatism naman, okay, normally, mangyayari ito sa mga
tawag dyan, sa mga bifocals normally. Yan, common ito sa mga bifocals naman. For example, cryptac, flat top, ganyan. Bakit? Kasi ganito. Di ba pag sa may bifocal, okay. Yan. Ito sa taas tayo. Yan, di ba ganyan kunyari? Kapag ang ilaw, ang approach ng ilaw, diretso lamang siyang ganyan. Okay. Okay yan, wala yang problema. Okay. Pero pag ang approach ng ilaw, pag ganyan, okay, in other words, oblique yung approach ng ilaw, ang nangyayari dito, hindi nagiging equal yung refraction sa vertical plane at saka ng horizontal plane. Hindi sila nagiging pantay. Parang yun ang gusto niyang ipakita dito. Ito, meron daw ilaw dito na oblique ang approach. Now, since oblique yung approach ng ilaw dito, what happened? Yung vertical line o yung vertical plane, the vertical plane produces what? Ito yung kanyang na-produce. And the horizontal plane naman produces what? Ito naman yung kanyang na-produce. And what do you call this? You call this as the astigmatic pencils of light. You call this as the astigmatic pencils of light. Now, spherical lang yung lens na to. Mind you ha, itong lente na to spherical lang. Okay? Hindi siya cylinder. Yet, kahit spherical siya, dahil oblique yung approach ng ilaw, since oblique yung approach ng ilaw, hindi pantay yung vertical plane at saka yung refraction sa may horizontal plane, nagkakaroon siya ng sinasabi nating astigmatism, okay? Or unwanted astigmatism. Nagkakaroon siya ng ganun. Okay? Now, ito, mangyayari lang to pag oblique yung ilaw. Okay? Naririto na rin lang tayo. Gusto ko lang i-dagdag ito siguro. Ayan, idagdag ko na lang din ito, yung sinasabi nating conoid of Sturm. Pansinin niyo po ito ha. Now, ito talaga cylinder lens to. Okay, cylinder lens to. Now, gusto ko lang i-discuss sa inyo, ano ba yung ibig sabihin ng conoid of Sturm? Ayan o, conoid of Sturm. Ayan. Ayan, conoid of Sturm. Okay, now, pag sinabi natin conoid of Sturm, this is the astigmatic pencil. It is the structure of the astigmatic pencil. It is the structure of the astigmatic pencil. Ganito ngayon. Ang nangyayari, kapag daw meron tayo, bakit ba hindi ko maliitan ngayon? Kapag daw meron tayong ilaw na dumaan sa may vertical plane, sino yung dumaan dito sa may vertical plane? Ayun, no? Okay. Vertical plane yung dilaw. Yellow light. Now, kung papansinin natin saan nag-form yung ito na naman ako. Sandali. Nasaan ba yung hindi ko kasi makita yung screen capture. Ayan na naman. Wag na nga. Can somebody tell me nasan dito ang screen capture ko? Oop. Dati kasi parang meron ako eh. Someone? Dok, dun po sa assistive touch. Assistive touch?
Kailangan niyo on ko yung assistive touch? Opo. Okay. Dali ha. Paano kayo on yung assistive touch? Dok, kahit po sabay po. Button daw. 1, 2, 3 daw. Kahit po, press niyo po sabay yung power on and yung home button. Actually, yun ang ginagawa ko kanina. Pakaso, parang antigas kasi nung, anong tawag dito? Nung casing ko eh. Hindi, ito na yung assistive touch. Tapos, control center ba? Yung device po, Dok. Device. Sa device po. Yan, sige. Tapos sa more. Yung more. Yun! Thank you, ah! Lifesaver. Yun. Thank you. Save the photos. Yan. Tapos. Yan. Tapos. Yan. Yan. Yun. Yun. Thank you. Ay, dalawa. Hop. Hop. Okay. So, yan na yun. Tanggalin ko to. Okay. Thank you very much. Okay. Ganito ngayon. Pag sinabi ngayon natin na meron tayong vertical plane. Yung vertical plane natin dito, sabi ko nga kanina, itong representation niya ng dilaw. Okay. Ito yung dilaw natin. Yan. Dilaw. Okay. Ito. Yan. Pa-vertical. Dumaan ng vertical. Pero, nung dumaan siya ng vertical, pag tinanong ka, anong image ang na-produce niya? Papansin mo, dito pa lang yan mag-form ng image. Oh. The moment na nag-meet sila. And what is the image? Hindi siya vertical, siya ay horizontal. Okay? It formed a horizontal image. Whereas the horizontal plane or the horizontal light rays, ano na-form naman niya? Ang na-form naman niya, vertical light rays. Vertical. Meron na po ba kayong astigmatism or refraction sa ngayon? Meron na kayo gumamit ng astigmatic chart? Meron na ba kayong ganun? Wala pa po. Ah, wala pa. Okay. So, okay lang. Sige. So, yan yung ano, yan ngayon yung na meron kayong o meron sinasabing astigmatic chart. Okay. Yan. Ganyan yan. Okay. Itong astigmatic chart, ang ginagawa lang nito, pinatatanungin mo lang yung pasyente, meron bang linya na pinakamalinaw sa kanya? Kunyari, yung vertical o yung horizontal or whatever line that line is. Tatanungin mo lang siya. Kapag ang sinagot ni pasyente ay, I see these lines. Lahat siyang mga yan, I can see them all equally clear. Ang ibig sabihin nun, wala siyang astigmatism. Pero pag sinabi niya, ah, yung vertical line is klaro sa akin. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron siyang astigmatism. O yung horizontal line, meron siyang klaro sa akin, meron siyang astigmatism. Pero pag nagsagot siya, pantay lang po sa akin yan, pero malalabo po. As long as pantay yung itsura ng mga linya na yan, then you will say na wala siyang astigmatism. Pero pag meron siya sinabi, I can see the this series of lines malinaw, pero the rest malabo, yun, meron siyang astigmatism. Okay? Now, ganun din, or parang ganito yung representation noon. Dito, ang nangyayari ay, kaya sa kanya, merong malinaw. Kunyari, dito, sasabihin ng pasyente. Kunyari, ito yung retina ng pasyente. Ano man sasabihin niya? Ay, sabihin ng pasyente dyan, I can see the horizontal lines being clear.
Yung nasasabihin ni pasyente diyan sa kanya. Sa yun ang i-report ni pasyente sa pag nakita niya yung astigmatic chart. Yun, parang ganun. Pero anyway, hindi naman yun yung topic niya. Pero basta ang point ko here is itong nakikita natin dito is the conoid of Sturm. Ang ilaw pala kapag dumaan siya sa may vertical plane, okay, dumadaan siya sa vertical plane, ang na-form niya is horizontal. Kapag naman dumaan siya sa horizontal plane, ang na-form niya ay vertical. Kapag merong astigmatism or kapag cylinder yung lente natin. Okay? So, a cylinder lens will not produce a sharp image. A cylinder lens produces what? Wala tayong ano rito, wala tayong point object. Ah, sorry, wala tayong point focus dito. Wala tayong isang point na focus. Whereas, ano nang lang nangyari sa atin? Meron tayong focal lines. We have two focal lines. A cylinder lens will not produce a point focus, else it will produce two focal lines. Dalawang focal lines ang ipoproduce ng isang cylinder lens. Next, yung dalawang focal line na yan, ang tawag natin dyan, primary focal line. Okay? Primary focal line. Ito yung first focal line, ito naman yung second focal line. Bakit sinabi na first? First kasi pinakamalapit siya, itong first, pinakamalapit siya sa may lens. Second, kasi pinakamalayo siya sa may lente. Okay? So wala tayong point focus, meron lang tayo focal line. Next, since wala tayong point focus at meron lang tayong focal lines, ano ang pinaka-representation ng point focus? Ang pinaka-representation ng point focus is somewhere here. Diyan. Magkakaroon ng parang intersection, yung vertical at saka yung horizontal, at bilog yan. Ang representation yan, ito. Ang tawag natin dyan, circle of least confusion. The circle of least confusion is what? This is the closest representation of the object. Okay, that is the closest representation of the object. More or less, ito na talaga yung makikita mong parang pinaka-shape ng object. Dito tayo sa may circle of least confusion. Now, in between the circle of least confusion, ito yung circle of least confusion natin, ito naman yung focal line natin. In between that, meron tayong sinasabing blur ellipse. Blur ellipse. Ito rin naman ay blur ellipse. So sila ay parehong blur ellipses. Now yung buong-buo na yan, simula sa may first focal line hanggang sa may second focal line, ang tawag natin dyan ay conoid of Sturm. Ano yung conoid of Sturm? Conoid of Sturm is the whole structure of the astigmatic pencil. Take note, meron tayong sinasabing interval of Sturm. Interval of Sturm. Yan din yan. Magiging ganyan din siya. Ano nga lang ang difference? Pag sinabi natin interval of Sturm, yun naman yung linear distance between the first focal line up to the second focal line. So measure mo lang, ganong kalayo yung first focal line sa may second focal line, yun yung sinasabi mong interval of Sturm. So the interval of Sturm is the distance between the first focal line to the second focal line. And what is the conoid of Sturm? It is the whole structure of the astigmatic pencil. And it comprises of the first and the second focal line, the circle of least confusion, and the blur ellipses. Take note, yung blur ellipse ko rito, vertical. Bakit? Kasi closest siya sa my vertical focal line. Yung blur ellipse ko naman dito ay horizontal. Bakit? Kasi pinakamalapit naman siya sa my horizontal focal line. Okay? Now, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Kapag daw meron daw ilaw, point source, at oblique ang approach niya sa may spherical lens. Spherical lang itong lente na to, ha. Ang nangyayari ay
pwede siyang magkaroon ng sinasabi nating oblique astigmatism. Okay? Hindi talaga cylinder yung lente. Pero para siyang nagiging lens, cylinder lens. Bakit? Kasi nagiging unequal. Hindi pantay yung refraction sa may vertical line at saka sa may horizontal meridian. Hindi nagiging pantay. Ano nafo-form niya? Nafo-form niya yung ito, conoid of Sturm. Nafo-form niya yung conoid of Sturm. Saan ito nangyayari? Nangyayari ito sa mga bifocal. Kasi kunyari ito na yung bifocal natin. Yan, ito na yung segment, bifocal. So, kasi masyado nang naka-bend, naka-oblique na yung position nung segment sa may bifocal lens. Kaya normally mangyayari itong oblique astigmatism. So, paano mo susolusyonan yan? Susolusyonan mo siya by changing the position or the angle of tilt of the bifocal lens. Binabago nila yung tilt ng bifocal lens. Or, pwede rin naman, baguhin mo na lang yung position ng binabasa mo. Baguhin mo yung position nung object of regard, kung tawagin. Okay? So, yan yung sinasabi na oblique astigmatism. Okay? Rays of light from an object point, kaya nga sinasabi ko sa kanina, point source dapat, strike the lens obliquely. Okay, yung approach ng ilaw is oblique and are focused in two separate focal lines. Okay, yun yung oblique astigmatism. So paano again kinokorekto? Kinokorek siya by changing the angle of tilt or changing the position of the object of regard. Okay. Minsan ang tawag sa oblique astigmatism ay marginal astigmatism. Marginal astigmatism. So, oblique astigmatism or marginal astigmatism. Next, curvature of field. Noong araw, nagtatalo-talo yung mga tao. Ano daw ba ang mundo? Flat o curve? Flat daw ba ang curve? Okay. So, little did we know na ang mga tao din pala, mga mathematician, nagtatalo din pala sa lens din. Nagtatalo sila. Ano daw ba ang nafo-form na image ng isang lens? Curve or flat? Okay. Now, sa mundo, nanalo ay the world is round. Ganun din pala sa lens or sa optical system. Ang pinuproduce ng isang lente ay curve image talaga. Okay? Isang curve image. So, kunyari, ito yung isang lente. Itong lens na to will only produce a flat image at this point. Okay? Kapag sobrang expanded nung ilaw or nung object of regard mo, sobrang expanded siya. Okay? Magkakaroon yan ng bending sa may bandang gilid. Okay? Nagkakaroon siya ng bending sa may bandang gilid. Now, ang mata mo, meron siyang sariling bending ng ilaw. Meron siyang sariling focus or image. Meron siyang sariling image na nakabend. Okay. Meron siyang sariling image na nakabend. Ano yung bending ng, let's say, ng mata mo? Ito yung image ng mata. Yan. And so happen naman, hindi yun napantayan o hindi yun nasabayan nung bending naman ng lens mo. Parang ganito. Lumabas naman, ang bending naman ng lens mo ay ito. Dito naman siya, ganyan naman yung bending. Parang ganyan. Now, anong mangyayari dito? Pag tinignan mo daw yan, dito sa parte na to, parang pareho lang sila. Yan, sa parte na to, parang pareho lang sila. What will happen? Pag tinignan mo yan, malinaw sa gitna. Pero, yung gilid, anong nangyayari? Malabo yung gilid. Yung taas,
yung taas at saka yung bandang baba, basta yung magkabilang gilid, malabo yun. Bakit? Kasi dito lang sila nag-swak or dito lang sila nagkaparehas ng bending o ng pagiging curve. Pagdating sa gilid, magkaiba na yung curvature nila. Ang tawag nila dito, curvature of the field. Now, normally, totoo ito for sobrang extended sources. Sobrang extended sources. And normally, totoo to sa mga malalaking, yung talagang greatly enlarged na optical system. Doon sila talagang greatly affected. Okay? Now, anong dahilan nito? Pareho pa din. Yung gilid kasi dito ng lente, masyado siyang malaking curve. Masyado siyang nagbe-bend pa rin. Yun pa rin ang problema mo. So, paano mo i-correct ang curvature of the field? You may also give aspheric lens pa din. Okay. So, yun yung sinasabing curvature of the field. By the way, ang tawag natin dyan, Petzval curve. Petzval curve. Petzval curve. Kasi ang nakapag-discover niyan is a mathematician whose name, surname niya is Petzval. I forgot the first name niya. Pero isa din siyang mathematician na nakapag-discover na ang lente pala produces a curved image and not actually a flat image. Which is good for our eyes. Kasi ang eyes natin, sabi ko nga kanina, nagpuputos siya ng curve image. And ano din, ang screen ng mata ng tao is also curve. Yung retina natin, 'di ba, is curve. Okay, yung eyeball natin is curve. So okay 'yun na mag-produce ng curve image ang isang optical system. Yun nga lang, kapag hindi niya nasabayan yung hanggang gilid, lalabo yung gilid. Pero yung gitna malinaw. Okay? So curvature of the field. Or minsan ang tawag dito, curvature of the image. Curvature of the field or curvature of the image. Okay? And the last for the monochromatic aberration is yung sinasabi nating distortion. Sa distortion, anong nangyayari dito? Dito naman nag-iiba yung magnification ng image. By the way, pag sinabi nating distorted ka, ang nakikita ko, okay, technically, it doesn't mean malabo. Okay? Pag sinabi nating distorted, okay, yung kwento, okay, pag sinabi mong distorted yung kwento, hindi mo sinasabing malabo yung kwento. Okay? Technically, pag sinabi mong distorted yung kwento, iniba mo na ang kwento. Okay? Kasi pag sinabi mong malabo yung kwento, parang hindi ko naiintindihan. Parang ganun. Pero pag sinabi, pwede ka naman magkwento na naiintindihan ko, pero distorted pala. Ano ibig sabihin nun? Naiintindihan ko yung kwento, pero iniba mo yung kwento. Distorted na. Or iniba mo na yung istorya. Okay? Ganun din ang ibig sabihin ng distorted or distortion sa lens. Sa lens, malinaw pa rin, pag distorted, ang sinapag-usapan natin, malinaw pa rin yung image. Pero, hindi mo sinasabing, yun pa rin yung actual shape ng image. Na bago na yung shape ng image. So, in distortion, the clarity is not affected, but the shape of the object is affected. Okay? So, yun yung sinasabi nating distortion. Okay? Hindi ko lang kung meron ako. Yun, no? Distortion is an aberration that affects not the focal quality of an image. Not though the focal quality of the image. But, its size and shape. Yung pagbabago sa kanyang size at saka shape niya, yun ang ibig sabihin ng distortion. But the clarity or the quality of the image is still the same. Take for example, ito, meron tayong original shape dyan. Meron tayong, anong tawag dyan? Square. Okay, yung square natin na image, ito siya. Okay,
square na image. Pag ganyan ang nakita mo, square pa din siya, then that is the absence of distortion. Wala siyang distortion. Ang tawag, anong tawag mo doon? Orthoscopic. Orthoscopic. O-R-T-H-O-S-copic. Or normal lang siya, wala siyang distortion. Pero, kapag naman ganito ang nakita mo, ayan, ito yung normal ha, ano nangyari dito? Unang-una, lumiit siya. Lumiit yung image. Okay? Tapos, parang naging compact siya. Okay? Tapos, ano pa nangyari dito? Nangyari, para siyang barrel type. Okay? Para siyang bariles. Kaya, ang tawag nila kung minsan dyan ay barrel distortion. Okay? Sorry. Ayan. So, ganyan yung nangyayari sa barrel distortion. And the other one naman is parang binabanat. Para siyang binabanat naman. And this, you call this naman as the pincushion distortion. Now, distortion occurs on high-powered lenses. They occur on high-powered lenses. Okay? So, nangyayari lamang yan pag matataas na sobra yung power ng lente. Okay? Take note, for a minus lens daw, for a minus lens, ito siya, ang naproproduce is yung barrel type of distortion. Kapag naman daw sa plus lens, ang naproproduce naman daw ay yung pincushion distortion. Plus lens is, plus lens naman para sa pincushion distortion. Madali lang naman tandaan. Ako isa lang lagi ang tinatandaan ko dyan para makabisado ko siya. Kapag plus lang lagi ko tinatandaan, P, pincushion, plus yan. Understood, yung barrel, minus na yan. Ganun lagi lang tinatandaan ko yung letter P dito. P for the plus, and that will mean pincushion distortion. And mangyayari yan kapag high-powered lenses. Now, ano ba yung mga high plus? Ano ba yung mga high minus? Sa high plus, meron tayong sinasabing aphakic lens. Ayan. Ayan, no? So, dito nagkaroon siya ng mataas na grado sa may, ito yung gilid lang niya. Okay? So, makikita mo dyan, meron siyang pincushion distortion, di ba? Para siyang binabanat. Okay? Aphakic lens. O, minsan tinatawag nila dyan cataract lens. Okay. So yun. Bakit? Kasi normally 'di ba, ang aphakic lens ginagamit 'yan kapag tinanggal lang ka ng crystalline lens yung mata natin, that would mean you are very high hyperopic. Tumataas yung hyperopia mo sobra. Ano nangyayari ngayon? Nangyayari ngayon is para ma-compensate 'yon, kailangan magbigay ng aphakic lens. Ano ba 'yung aphakia? Aphakia is the absence of the crystalline lens. Diba? Yung wala ka ng crystalline lens, aphakia yun. So, minsan tawag nila dito aphakic lens. Or minsan cataract lens. Kasi bakit? Kasi normally, yung extraction ng lente is ginagawa yun kapag nagkaroon ka ng katarata, tatanggalin mo na lang yung crystalline lens. Yun. Although nowadays, bihira na rin yung mga aphakic lens na yan. Why? Kasi meron na tayong intraocular lens. So karamihan naman ngayon ng mga operations ng cataract, hindi na hinahayaan ng doktor na walang intraocular lenses. So after ng katarata, immediately maglalagay na kaagad ng intraocular lens para hindi ka magsusuot ng ganyang kakapal na lente. Kasi ang kapal niyan eh, yung aphakic lens na ganyan. Sa kapal niyan, pansinin niyo yan, yung gilid, walang magnification, plano lang yung gilid niyan. Okay. Ang may grado lang dyan, yan, yung kikita niyo yung bilog na yan. Okay. Para lang mapanipis yung lente. Okay.
Pagdating naman doon sa minus myodisc. Ang isang high minus naman, oh, ito yung mga ganito. Ayan. Isang mataas na minus naman yan, myodisc. Myodisc ang tawag sa isang high minus lens naman, myodisc. Okay. Ayun yung spelling, oh. M-Y... Ito, yan sa area na yan. M-Y-O-D-I-S-C, myodisc. Baka meron pang ibang picture dito. Okay, so yun yung limang klase ng monochromatic aberration. Again, when we speak of monochromatic aberration, hindi natin siya sinosolve ng ano, ng paano mo siya sinosolve? Normally, sinosolve mo siya by changing the structure of the lens. Normally nga, fina-flatten mo lang talaga yung periphery niya. Okay? So, ang tawag natin dito, monochromatic aberration, ang nakapag-discover nung lima na yan, si von Ludwig von Seidel. And what are those? Those are the spherical aberration. Ang pinsan ng spherical aberration ay comma, or yung sinasabi natin, off-axis spherical aberration. Pangalawa naman yung oblique astigmatism or marginal astigmatism. Pangatlo naman yung distortion. Ah, hindi. Pang-apat pala, sorry. Pang-apat naman yung curvature of the image or curvature of the field. And pang-lima naman yung distortion. By the way, sa distortion, anong nangyayari din dito? Sabi nila, tumataas daw yung magnification ng lens pagdating sa may periphery. Ito naman. The magnification, as you go towards the edges of the lens, the magnification increases. So, masyadong tumataas yung magnification sa may gilid, kaya nag-iiba yung size ng image doon. Okay, sa may bandang gilid. So, lahat ng mga yan ay aberration. Okay? At lahat silang mga yan ay merong, ang commonality nila dyan, merong mga ilaw na naliligaw. Okay? Again, sa distortion, hindi nababago yung clarity. Ang nababago lang dito is yung kanyang shape. Okay? At saka size. Okay? Meron tayong susunod dito is yung chromatic aberration. Siguro ituloy ko na lang ito sa pangalan yan, sa laboratory ulit. By the way, meron din akong i-upload na recording natin for the laboratory, module 2. Maikli lang din yon para masagutan nyo na yung module 2 quizzes nyo. Okay. Tapos, tignan lang natin yung ano. Okay. So, ito yung ano, ito yung mga nasa module nyo. Okay. Technically, kung ano yung discussion natin kanina, halos yun din naman yan. Okay. Ayaw mag-play ah. Yun. It's the same. Yun. So, yung mga yan. It's all the same din naman. Okay. Tapos, didiretso ngayon tayo mamaya sa chromatic aberration. So, I'll see you sa laboratory natin. Okay? Tatawag dito... I-upload ko daw ito. Sure, okay, walang problema. Okay, so, sa mga hindi naka-habol. Putulan, nandyan na daw. Teka. Okay.
Wilhelmine ba dumating? Ayun. Delgado, wala. So everyone is present except Delgado. Mariano, nawalan daw ng internet. Noted. Okay. Sige, I'll upload this naman. Pero hindi pa tayo tapos ng ano ng discussion. Itutuloy natin mamaya, ha? Okay. I'll see you 4 o'clock. Okay, guys? See you. May tanong po ba kayo? Wala po, Doc. Okay. Bye po, Doc. Okay. Bye-bye. See you. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Bye-bye. Thank you, Doc. Thank you. Bye, Doc. Merienda ka muna, Doc. Penge. Goodbye, Doc. Bye-bye. See you. Ano, parang dito. O yung summary na lang siguro. Pag sinabi natin chromatic aberration, we're speaking of the lens material. Some materials have high chromatic aberration and some materials have low chromatic aberration. Bakit? Kasi some materials would have high ABI value. Kapag ang material mo ay may mataas na ABI value, ibig sabihin nun, mababa ang kanyang chromatic aberration. Kapag ang material mo ay mababa ang kanyang ABI value, ang ano ibig sabihin nun? Mataas ang kanyang chromatic aberration. In other words, ang gusto mong material ay yung may mataas na ABI value. Kasi ang material na may mataas na ABI value, mababa ang kanyang chromatic aberration.
Now, speaking of chromatic aberration, dalawa yung chromatic aberration natin. Meron tayong longitudinal chromatic aberration at saka meron tayong lateral chromatic aberration. Okay. Ano yung NU, V number, tsaka constringents? Lahat yan all pertains to what? Lahat yan all pertains to the Abbe value. Synonymous lang yan. Abbe value, ang other term for Abbe value is NU value, V number, or constringents. They all pertain to one and the same, the Abbe value. Sino na naka-discover niyan? Si Ernest. Abbe. Si Ernest Abbe ang naka-discover niya. So, number one, longitudinal chromatic aberration. Wala itong pinagkaiba. Yung chromatic aberration na pag-uusapan natin dito is parang somehow similar sa spherical aberration at saka sa coma. Okay? Pag sinabi nating chromatic aberration or longitudinal chromatic aberration, ang nangyayari ganito na. Dito, nagkakaroon na tayo ng foci. Okay? Meron tayong nauunang mag-focus. Meron tayong mga tamang focus lamang. Okay? Sino yung tamang focus lang natin dito? Ito. Yung mean wavelength natin. And what is our mean wavelength? Sa totoo lang, ang mean wavelength natin is yellow. Hindi talaga green. Okay, green yung nakikita nyo rito. Pero in reality talaga, ang mean wavelength natin ay yellow. Okay? Now dito, tama yung position ng focal length na to o nung color na ito. Ano nangyari? Na again, aberration, abere to wonder, naliligaw. Sino ang naliligaw dito? Extremes. Naligaw dito yung sobrang mahabang wavelength. Naligaw dito yung sobrang short na wavelength. Sino yung mahaba na wavelength? And that will be your red. Yung red mo rito, anong nangyari? Late na siya mag-focus. Huling-huli na siya mag-focus. Ang blue mo naman dito, ano nangyari? Nauna naman siyang mag-focus. Nauna naman siyang magtagpo. So dito, meron tayong focus ng red, meron tayong focus ng blue. Sa totoo lang, meron pa tayong focus ng mga light rays in between. And kung titingnan lang natin dyan, meron tayong Roy G. Biv. Parang paganyan pala, sorry. Ito na yung magkakaroon tayo ng Roy G. Biv. Roy G. Biv. Parang ganyan. Roy G. Biv. Technically, yan yun. So, nagkaroon ka na ng rainbow colors. Ang nangyari dito, nagkaroon tayo ng spread out ng white light. Ito ay white light. Okay, into its component colors. And what are the component colors of white light? Yung Roy G. Biv na nga natin. So red has its own focus, violet has its own focus. Okay? Although kanina parang sinasabi ko lang blue, pero representation lang 'yan talaga. Now, etong dalawang ito, yung extremes. Yan. Simula diyan hanggang diyan. Ano 'yan? Ito yung amount ng longitudinal chromatic aberration. Yan yung magnitude ng longitudinal chromatic aberration. Yung focus ng red hanggang focus ng violet. Okay? Yan yung layo in distansya nila. Yan yung magnitude o yung laki ng longitudinal chromatic aberration. So sa longitudinal chromatic aberration, paano mo siya describe? All focus or all foci are along the principal axis. That's one. Yun nga lang, each wavelength will have its own focus. Kanya-kanyang wavelength, may kanya-kanyang focus. Merong focus ang red, merong focus ang orange. Yung Roy G. Biv mo, may kanya-kanya silang focus. Okay, so parang ganyan. Okay, meron silang kanya-kanyang focus.
Ayun, lumalabas pala yung pointer. Ay. Okay. Yun. Now, ito sa photography ko kasi kinuha ito. Pero I'm not sure kung ma-appreciate ba natin dito yung tawag dyan, longitudinal chromatic aberration. Okay. Kung papansinin niyo rito, hindi parang hindi eksaktong black talaga at saka white yung nakikita niyo on this side. Ito yung merong chromatic aberration. Ito naman yung walang chromatic aberration. Okay? Although parang sa totoo lang medyo mahirap pa rin siya ma-appreciate dito sa picture na ito. Okay? Tapos ay ayaw. Baka last na yun. Teka. Yun. Next, lateral chromatic aberration. Ito yung sabi ko sa inyo kanina, na parang halos parehas lang yung positioning ng spherical aberration. Diba? Yung spherical aberration, parang yun yung longitudinal chromatic aberration. Ito namang lateral, okay, parang ito naman yung coma. By the way, meron akong gusto, baka hindi na emphasize maigi rito. Longitudinal. Okay yan. Tapos teka, paki-correct niyo ito. Ay. Longitudinal is sometimes known as lateral chromatic aberration. Longitudinal, another term for longitudinal is lateral chromatic aberration. Okay. In other words, tama ito pala. Yan. Tama yan. Okay. Kasi pagdating naman natin sa kabila, which is ayaw lumipat. Ayun. Ito ang may mali. Sorry. Ito yung dapat ang nakalagay lateral. Ano na lang natin to? It should have been lateral. Teka, patendali. Mali ako, sandali lang ha. Lateral. Dali lang. Parang may mali. This should have been lateral or transverse. Longitudinal. Mali itong lateral dito, sorry. Longitudinal or axial. Yan. Sorry ah. So ito ay longitudinal or axial. Synonymous lang yung dalawa na yun. Pag sinabi mong longitudinal chromatic aberration, axial chromatic aberration. Bakit? Paano natin matatandaan? Kasi lahat ng mga focus ng bawat ilaw dumadaan sa may principal axis. Kaya ang tawag mo sa kanya kuminsan, axial chromatic aberration. So, kanya-kanyang focus along the principal axis ang bawat ilaw o ang bawat color. Dito naman, lateral or transverse. Ibig sabihin, 90 degrees naman siya from the principal axis. Yan, parang ganyan. 90 degrees naman siya from the principal axis. Okay? So, pag sinabi naman natin ngayon na lateral, ganito. Ay, sorry, meron pa pala ako isang nakalimutan. Para mo makuha yung ano, yung longitudinal. Bakit ba ay lumipat? Yan. Di ba nagin ko lang yung kanina. Meron kasi ako sinabi kanina dito na ito yung lawak, di ba?
Okay. Actually, ano ba to? Ano ba ito? Taburahin ko muna lahat. Ano ba ito? And ano ba ito? Ayan. That would be the focal length of each color. That will be the focal length of the extreme wavelength. Sino yun? Focal length yan ng red. Tapos ito, sabihin na natin to focal length ng, kunyari lang, Roy G. Biv yan. So, lagay na lang natin sige ng violet yan. In other words, yung sinasabi nating longitudinal chromatic aberration, longitudinal chromatic aberration, paano yan makukuha? Focal length ng red minus the focal length of the violet. Yung kanyang focal length ng pinakamahabang wavelength at saka yung focal length ng pinaka-shortest na wavelength, kuhanin mo lang yung difference nila, ang makukuha mo, eto. Eto ang matitira. Yan, yung distance na yan. At equal yan saan? Equal yan dito sa longitudinal chromatic aberration. You get the focal length of the extreme wavelength, yung pinakamahabang wavelength at saka pinakashort na wavelength, kuhanin mo yun, kunin mo yung difference nila, makukuha mo ngayon yung amount ng iyong longitudinal chromatic aberration or yung sinasabi nating axial chromatic aberration. Now, this time naman, hindi mo naman kukuhanin yung focal length. This time naman, ang kukuhanin mo naman dito will be the height. Yung taas naman. Dito, ang nangyayari naman ngayon, may kanya-kanyang height. Take for example, ito. Yan. Ito ang height ng red. Height ng red. Or the size of the image of the red. Ito naman, meron kang size of the image of the violet. Hanggang dyan lang siya. Yung violet natin, hanggang dyan lang yung size niya. And that will be the height of the violet. So, paano mo makukuha yung sinasabi nating transverse chromatic aberration? Makukuha mo siya by, again, getting the difference between the height ng red minus the height of the violet. So, meron palang difference between the size of the images of the different focal colors. So, ang red, yan yung kanyang size. Yung violet, yan yung kanyang size. Kunin mo lang yung difference nilang dalawa, makukuha mo yung transverse chromatic aberration. Or minsan, ang tawag naman nila, lateral chromatic aberration. Okay? So, yan yung makikita nyo kapag naman daw lateral chromatic aberration. Ito daw. Yan. Meron siyang sinabi dyan, alam ko eh. Ayan. This kind of aberration does not lead to colored areas, but to fringes. Yung kanina, kung mapasin nyo, diba, sabi ko kanina sa inyo, parang nag-iiba yung color nung white dito. Okay? Hindi na siya kasing parang white. Dito sa right, wala siyang longitudinal chromatic aberration. Pero dito, parang sa may left side, ito, yung area dito, hindi na siya parang eksakto white talaga. Hindi ko alam kung medyo parang bluish ba siya or what. Basta hindi siya saktong white. Okay. Now, pagdating naman dito, okay, dito naman daw, hindi naman daw sa lateral chromatic aberration, hindi naman daw nababago yung parang color. Pero yung edges niya, doon nagkakaroon ng color, color fringes. Ito naman daw yun. Ito medyo, tingin ko, medyo na-appreciate. Ewan ko lang kung, depende kasi siguro sa bilis sa internet natin. Pero tignan nyo ito. Ako dito may ako napapansin na parang hazy na, may parang hazy na violet akong napapansin. Same thing din dito. Meron din ako nakikita dyan na parang shadow na colors. Okay? So, yan daw yung sinasabi niya na lateral or transverse chromatic aberration. Dito rin, sa area ng black, banda rito, meron parang mga violet or purple din akong nakikita dyan. Okay. So, ang
lateral chromatic aberration daw, mas nakikita daw natin yan sa mga edges. Yun, sa mga edges. Normally, problema itong lateral chromatic aberration at saka yung chromatic aberration itself sa mga photography. So, yan talaga sa mga photographer, pinoproblema talaga nila yan, yung mga ganyang bagay. Actually, itong plate na to, yung nakikita nyo yung plate na to, if I am not mistaken, galing ito sa isang photographic plate. Tinitignan lang nila kung okay ba yung system or not. Yun. Meron silang parang kinukuhanan. Yun. Anyway, hindi ako talaga photographer. Yan. Pero yun yung idea ko about chromatic aberration. Okay? Now, ngayon ganito, pag sinabi nating chromatic aberration, sabi natin hindi, okay, hindi natin mababago, hindi natin tawag diyan, kahit baguhin pa natin yung shape niya, yun pa rin naman yun. Ang tanong, paano mo ngayon i-correct yung lateral chromatic aberration? At saka, yung chromatic aberration itself, paano daw yun? Nicole, wala na. Hindi ko na pala nailagay dito. For us to correct chromatic aberration, meron tayong isang lente na ginagamit. Okay. By the way, ano ba ang aberration? Technically, yung aberration is brought about by dispersion. It being, or the lens being a, is the lens being parang a prism na rin. Diba sabi natin na ang lente parang prism din siya. Now, ang nangyayari kasi, kunyari, ito yung lente, parang may prism din pala ang isang lente. Ang prism is able to disperse light. Napaghihiwa-hiwalay ng prism ang isang polychromatic light. Now, ganito ngayon. Ang lente, ang plus lens in itself will have base-to-base prism. A lens will have a base-to-base prism. A plus lens has a base-to-base prism. Now, on the other hand, a minus lens naman will have an apex-to-apex prism. Ganito ngayon yung concept. Ang ginawa is, for them, sabi nila, bakit parang hindi tayo gumawa ng isang lente na parang merong base-to-base prism at saka merong apex-to-apex prism. Ang ginawa ng iba, gumawa sila ng parang ganitong klase ng lente. Gumawa sila ng isang lens na parang ganyan at saka ganyan. Okay. Now, if you will notice, itong lens na ito parang merong prism. Kasi yung first part niyan, magkaibang material. Let's say ito has the first refractive index. Ito naman has a different refractive index. Pinagsamang material yan na pinagdikit. Now, yung first material has a base-to-base prism, while the other material naman has an apex-to-apex prism. So, yung base-to-base, kinontra ngayon ng apex-to-apex prism. So, whatever dispersion na mangyayari dito sa may first material ko, sinasalo ngayon ng second material ko. Iniiwasan niya ngayon, kumbaga nire-recombine ngayon nung second material ko. So, nananalify mo ngayon yung chromatic aberration. Walang pinagkaiba to sa plus lens, dagdagan ko ng minus lens, parang nawawala yung power, di ba? Nananalify niya yung power. Dito naman, base-to-base prism will be nullified with apex-to-apex prism. So, whatever dispersion that will occur on the first material will be counteracted by the second material. Ang tawag ngayon nila dito ay achromatic doublet. Achromatic
doublet. So yung achromatic doublet is parang dalawang material ng lens yan na pinagsama mo, na yung isa ay may base to base prism at saka yung isa naman ay may apex to apex prism. And what is the purpose of this one? The purpose of this is to counteract or to reduce yung occurrence ng chromatic aberration. Okay? Occurrence ng chromatic aberration. Para wala kasi talaga tayong pwedeng gawin, okay, para ma-counteract ang chromatic aberration. Ang ginawa na lang dito ay nagbigay siya ng dalawang lente na mayroong isang base-to-base at apex to apex prism. Or pwede rin naman kung gusto mong gawin, pumili ka ng lente na may mababang may mababang chromatic aberration. In other words, pumili ka ng lente na may mataas na ABI value. Choose a lens that has a high ABI value for your lens na gusto mong mabawasan yung chromatic aberration. Now, merong lente na polycarbonate. Ang polycarbonate, sabi ko nga kanina, has a very low ABI value. 30 lang yung ABI value ng polycarbonate. Now, the thing is, merong mga iba na sabi nila, ay, parang hindi magandang ibigay ang polycarbonate. Why? Kasi ang polycarbonate has a low ABI value nga. So, ibig sabihin, mataas ang kanyang chromatic dispersion. Ganito ngayon. When it comes to that issue, ang tanong ganito eh. Ang polycarbonate has very good traits. Ano ba ang traits ng poly? Ang polycarbonate has a high impact resistance. Mataas ang kanyang impact resistance. Sabi nga ng iba, parang hindi ganong madaling mabasag. Yun nga lang, low naman ang ABI value niya. O, yan naman yung bad trait naman ng polycarbonate. Ang tanong ganito, will this low ABI value refrain you from tawag dyan, recommending polycarbonate to a patient? Yes or no? No. Bakit? Kasi ganito. Ang high impact resistance outweighs, okay, kung kumuha ka ng timbangan, kunyari timbangan to, okay, ito yung ABI. Mababang ABI. Ito yung mataas na high impact resistance, HI. Okay? Mas mataas or mas binibigyan mo ng mas mataas na weight yung ito, ay yung kanyang ito, mas binibigyan mo ng mas mataas na weight 'yan, yung pagkakaroon niya ng mataas na impact resistance. Mas importante pa rin yan, yung mataas ang kanyang impact resistance. Why? Kasi of safety. Since mataas ang kanyang impact resistance, hindi mo sasabihin, ay, wag ko na lang ibigay yan kasi mataas yung kanyang chromatic aberration, mababa yung ABI number niya. Hindi ganun. Kasi ang impact resistance outweighs the ABI value. Ibig sabihin, okay lang, mababa yung ABI value niya. Basta safe ako. Okay lang, mababa ABI value niya. Basta ang mata ko, protektado. Yung tipong kahit may dumaan na incoming projectile, eh hindi basta-basta mababasag yung lente ko. Safety outweighs yung sinasabi nating chromatic aberration. Kaya okay pa rin na ibigay o i-recommend yung polycarbonate. Okay? Plus, ganito. Merong mga nagsasabi na tayo naman daw, hindi naman daw talaga tayo, the human eye, hindi naman daw talaga tayo emetropic eh. Okay? By the way, by this time, alam nyo na yung emetropia, hyperopia. Can I get a thumbs up for that? Alam na natin yun, emetropia. Yes, ang emetropia, o, di ba? Okay, very good. Ang focus ng emetropia nandiyan sa may retina. Pag sinabi mong ang focus mo naririto sa may likod, that will be hyperopia. Pag sinabi mo focus mo ay nasa harap, that will be myopia. Okay?
Okay, ganito ngayon. Pag sinabi natin talaga na emetropic ang isang tao, considering that this is the eye, sa totoo lang, we are not emetropic on all wavelength. We are hyperopic on red. We are myopic on blues and violets, mga ganyan. And, di ba sabi ko sa inyo kanina, ang talagang mean wavelength natin, okay, will be the yellow. Hindi ko lang mapakita yung yellow dito. Gawin ko na lang green muna. Or by orange siguro. Yan. Yellow. We are emetropic on the yellow. Bakit? Ang yellow, ang tawag natin dyan, mean wavelength. Yan ang sinasabi natin, mean wavelength. Siya yung mean wavelength. Hindi tayo emetropic sa red. Hindi tayo emetropic sa blues. We are only, pag sinabi mong emetropic ka talaga yan sa yellow. Okay? Kaya lumalabas yan sa later on, pag may test kayo sa, di ko lang kung anong subject nyo yun, kung sino magiging teacher nyo, yan, meron kayong ganing tong test na pag-uusapan sa tawag dyan, sa ewan ko kung ngayong year nyo ito pag-uusapan. Okay? Meron kayong dalawang test. Ang tawag natin dito, duchrome bichrome test. Ganito nangyayari dyan. Ang mangyayari dyan ay tatanungin nyo si pasyente, patient, how do you see the letters? Are they equally clear? Or mas klaro ba yung nasa red? Or mas klaro ba yung nasa green? Supposedly, ang sasabihin ni patient dyan, I see the letters equally dark. Okay? Or equally clear. Walang pinagkaiba yung clarity ng nasa red na background at saka yung nasa green na background. Yun yung tamang response talaga. Pag gano'n ang sinabi ni pasyente, ano nangyayari sa loob ng mata? Ang nangyayari sa loob ng mata, parang ganito, yan. Red sa likod, tapos green sa harap. Balanse para sa kanya. Okay? Emetropic siya. Sinong ginawa mong emetropic? Ginawa mong emetropic ang sa yellow. Okay? Pero, pag sinabi ni patient, no, I can see the red being clear. Sabi niyang ganun. Ano nangyayari sa kanya doon? Ang nangyayari sa kanya doon, yung red, emetropic siya. Yung yellow, myopic siya. Yung green, myopic siya. Anong inaasahan mo dito? Myopic si pasyente mo. Magdadagdag ka kayo ng minus lens para magbalanse yan. Sasabihin sa inyo ng teacher mo, oh, you add, dagdag ka ng minus lens para magbalanse sila yung red at saka yung green na background. Pero pag sinabi naman ng pasyente mo, I see the green being the clearest. Is it acceptable? Hindi pa rin. Ano naman nangyari dyan? Green naman ito. Tapos, where is the yellow? Nasa likod. Tapos, red. And, ano mangyayari ngayon sa dyan? Sabihin sa'yo ng teacher mo, mag-add ka naman ng plus. Dagdaga mo ng plus. Why? Hyperopic siya sa yellow. So, kailangan yan, ang ginagawa natin ay sabihin niya, I can see the letters with on the green and the red being equally dark. Ito yung gusto mong ma-achieve. Ang gusto mong ma-achieve, the red is behind, the green is in front, and the yellow is the one on the retina. Then, dito sabihin niya ay red and green are equally clear. Ito yung concept ng duchrome bichrome test. Yan yung concept ng test na yun. Nagganyan na ba kayo? Baka naman akala ko lang di pa kayo nagganyan. Nagganito na kayo yung duchrome bichrome test? Wala pa, Dok. Wala po. Okay. Pero later on yan, ma-encounter nyo yan. Yun yung concept nun.
Ang duchrome bichrome test, ang concept niyan is we assume the eye is not exactly myopic on all wavelength. Hindi daw tayo myopic on all wavelength. We're just myopic on the red. Ah, sorry, on the yellow. And yellow is the mean wavelength. Mean wavelength. Now, eh ano ngayon? Ano ngayon ang ibig ko sabihin? Bakit ko ba sinasabi yun? Kasi sinasabi ko yun when it comes to polycarbonate. Bakit? Kasi imbis na sabihin na natin, wag na tayo magbigay ng polycarbonate dahil mababa nga yung AB value niya. Sa totoo lang, sabi lang ng iba, hindi naman daw pag nagsuot ka ng polycarbonate at mababa yung AB value niya, ay makaka-experience ka na ng color fringes. Hindi naman daw ganun. Bakit? Kasi ang mata daw natin, the human eye itself, has some form of ganun yan, chromatic aberration. May chromatic aberration din ng mata natin eh. And ang mata natin has lived with it. Nabuhay na tayo ng ganun. At hindi naman tayo nagre-reklamo na, I mean, nakikita ko parang rainbow colors, ganyan, yun. Okay? In other words, yung polycarbonate, wag mong, hindi automatic yan na pag nagsuot ka ng polycarbonate, makakita ka agad ka ng color fringes. Okay? Mas importante pa rin yung safety kesa dun sa sinasabi nating mababa yung kanyang color, mababa yung kanyang AB value. And yung mata nga mismo natin, may chromatic aberration yan. So more or less, baka hindi mo problemahin yung chromatic aberration na yan. Okay? O yung color fringes na yan. By the way, ang color fringes, pag nagsabi si pasyente ng color fringes, it can also mean na baka merong glaucoma si pasyente. So glaucoma is one tawag diyan, one sign or symptom ng tawag diyan, yung nagkakaroon ng color fringes. Pag nagkaroon ng color fringes, tarangin mo, baka pa-measure mo yung kanyang intraocular pressure, baka mataas yung pressure ng mata. Kasi isa yan sa pinaka signs ng ng tawag diyan ng glaucoma. Alam niyo yung glaucoma, yung mataas yung kanyang pressure ng mata. Yun, naiipon yung tubig sa loob ng mata. Yun. Okay. So, yun po yun.